kahit tapos na ang tag-init, pwede pa rin kulangin ang supply ng kuryente, lalo pag naapektuhan ng mga power plant ng bagyo. Kaya tuloy ang paghahanap sa mas maraming source niyan, tulad sa Cebu, kung saan may residenteng walang electric bill dahil gumagamit ng solar energy. Narito ang special report ni JP Soriano. Sa tindi ng init sa Cebu City, halos wala nang patayan ang electric fan at aircon sa bahay ni Nestor. Pero sa dami ng dekuryenteng gamit sa bahay, ang buwan ng electric bill niya, 0 pesos. Ang kanyang sikreto, solar energy. Sa bubong ng kanyang bahay, nakakabit ang mga solar panels na ito na kumukolekta ng enerhiya galing sa araw. So basically, during the day, I'm charging using this. Okay. And then during the night, I'm withdrawing this power and bring it to the house. Okay. Ano mga kayang paandarin yan? Everything. Pero para malikha ang solar power system ni Nestor, umabot sa 400,000 piso ang nagastos niya. Nakakakuryente man daw ang gastos sa umpisa, sabi ni Nestor, halos nabawi na raw niya ito sa laki ng natitipid niya. Dito sa Cebu, itinodo pa nila ang paggamit ng enerhiya na mula sa araw. Ang Cebu-Cordova Link Expressway, tulay at expressway na siyang nagkokonekta sa Cebu City at Cordova sa Mactan, Cebu, pinapaandar rin ng solar energy. Sa habang 8.9 kilometers ang CCLEX na ang pinakamahabang tulay ngayon sa Pilipinas. Mas mahaba na ito ngayon sa dating pinakamahabang San Juanico Bridge. At ang kuryenteng nagsusupply sa daytime operation ng tulay na ito, gaya ng kanilang CCTV, traffic control room, RFID lanes, ay nagmumula po sa on-grid at hybrid solar farm na itinayo mismo sa paanan ng tulay na ito. 60 million pesos ang ginastos para sa mga solar panels at iba pang kailangang gamit para mapaandar ito. Kadalasan paggabi is more on road lights lang, yeah. Pero yung mga aircon is sa morning siya active, okay. Most likely. So, pero project namin kakat siya ng 50% sa loads namin sa bill namin dito sa expressway. Kung solar energy lang naman, tila kinarir na raw yan ng mga taga Cebu. Sa Toledo, nakapwesto ang CityCor Solar Cebu Incorporated na dating kilala bilang First Toledo Solar Energy Corporation. Sa lawak na 73 ektarya ang solar farm na ito sa Toledo, Cebu, ang isa sa pinakamalaking solar farm sa buong Visayas. Wala po siyang carbon emission. Ang kagandahan pa ng solar energy is infinite po siya. Hindi po natin nauubos. Solar plant po kasi is madali lang siyang i-maintain, sir. So hindi siya katulad ng conventional plant. Tapos yung cost, operational cost niya is maliit lang din. Isa ang solar energy o kuryenteng galing sa enerhiya ng araw sa mga nais isama ni Pangulong Bongbong Marcos sa energy mix na isinusulong na pagpapalakas ng renewable energy sources ng Pilipinas. Renewable energy is the way forward. Pero ayon sa Department of Energy o DOE, mababa pa rin ang porsyento ng naibabahaging kuryente ng solar power sa energy mix dito sa Pilipinas. Hindi naman buong araw may sikat ng araw at sa Pilipinas, madalas ding ulanin at daanan ng bagyo. Ang taas ng solar natin, pero yung actual generation niya, 1.6% na lang. Kasi nga, 10 to 12 hours lang siya available eh. Hindi lang naman solar energy ang pinalalakas at meron sa kasulukuyan ang Pilipinas. Pero kung ang mambabatas na si Representative Marco Huangco kasi ang tatanungin, nuclear energy daw ang sagot sa isang nagbabantang energy crisis. 24 hours a day, tuloy-tuloy reliable power. Kumpara sa wind and solar na paano doon sa tahimik na gabi o di zero. Ang Bataan Nuclear Power Plant, ang kauna-unahang nuclear power plant sa buong Southeast Asia. Pero simula nang magawa ito mahigit 3 dekada na ang nakalipas, niminsan hindi pa ito nagagamit hanggang ngayon.
Si Kowangko ang chairperson ng binuong Special Committee on Nuclear Energy ng House of Representatives na nabuo sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Sa aming pag-iikot sa loob ng planta, ipinakita nila Kowangko at Taganapokor ang mga iba't ibang bahagi at gamit ng Bataan Nuclear Power Plant. Sa bahaging ito nakapwesto yung kanilang main reactor vessel. Ito yung pinakamahalagang component ng planta na pinapainit at kalaunan ay nagpapaandar na siyang pinagkukunan ng source ng kuryente. Pero dati na rin tinutulan ng iba't ibang grupo at mga mambabatas ang pagbubuka sa Bataan Nuclear Power Plant dahil sa posibleng peligro sa oras ng lindol at tsunami. Gaya ng nangyari noon sa Fukushima Power Plant na nasira ng lindol sa Japan noong 2011. Maging ang ilang bansa gaya ng Germany na nagsusulong din ng green at renewable energy, tuluyan ng tinuldukan ang paggamit ng anumang uri ng nuclear energy. We decided to phase it out because it is not safe. It also has tremendous risks for the waste that's there. It takes a long time to build. You have to import the uranium, so you have energy security issues as well as the waste issues. So I think for a country that has the resources of the sun and geothermal as the Philippines, I mean renewable energies is so much cheaper. I think that's the way the world is going. What about the yung issue ng waste? Paano daw yung ano? Paano yung waste nito? Paano well, manage yung waste kapag nag-operate tayo ulit? Because of the energy density of uranium, the requirement for fuel is tiny and the waste is also tiny. In fossil fuels, when you burn one unit of fuel, you end up with almost 3 units of waste. But in nuclear, so your fuel is equal to your waste. So if the waste is tiny in volume, it's also very easy to get rid of. Sabi ng DOE, pagdating sa nuclear energy, pwede naman daw magsimula sa maliit. Ngayon ang sumisikat yung tinatawag na small modular reactor. So maliliit na capacity na lang sila. Pwede mong itayo, i-stack mo para lumaki yung capacity. So in terms of security, safety, mas enhance yung security features ito kasi maliliit eh. Hindi na siya kagaya ng malalaking planta na massive infrastructure. Nuclear o renewable energy man ang tiyak, kailangan ng pataasin ang energy generation capacity ng bansa. Dahil kung hindi, isang madilim na kinabukasan ang nagbabadya. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.